Ito na yung mga binitawan ni Coach Bido. Alam mo, si Coach Bido, isa sa mga tagahanga at isa, paboritong pa nung ang buhay pang ating legendary action man, tagahanga yung Bido, si Fernando Po Jr. Di ba? Oo, oh. Isang bala ka lang. Nice. One bullet only. One bullet only. Pero knowing Coach Bido, di ba? Alam mo naman si Coach Bido, ano yan eh? Minsan pag nagsasalta half-hearted dyan eh, alam niyo yan, sinakbo lang ng damdam niya. Kasi kung talaga seryoso yan, okay, wala na yung Happy New Year and Merry Christmas sa dulo. Di ba? Eh, alam mo naman yan, siyempre, sa basketball game, di ba? Alam mo, even sa isang naglalaban ng team, meron kang ano eh, meron kang, yung coach, di ba? Minsan, nangi-intimidate siya ng player, if he can, minsan tactic ng coach yan, if you can get the ano eh, get the best of him eh, of the player, maganda kasi mawawala sa laro. Mga ano lang yan eh, saywar-saywar lang yan eh, mga ganyan, mga strategy-strategy lang yan. Kasi din siyempre, si import, alam mo naman kasi, iba-iba rin pare ang mga import na naglalaro, di ba? Meron mga matitino at mababait, like the likes of Bobby Ray Parks, ayan, si Norman Black, meron gentleman. Ito, si Justin Brownlee, di ba? Okay, hindi ko alam to si Thomas Robinson. Pero may mga talagang mga import na ang tingin naman talaga sa'yo, parang very, ano ka, inferior ka, very second class ka rito sa sarili mong, ano, sa sarili mong bansa. Meron man ganun, let's face it, may mga import na ganun eh. Akala nila parang meron silang immunity rito. I'm not saying na ganun yung Thomas Robinson. Pero meron din mga ganun. So ang nangyayari, siyempre, ano yan eh, saywar yan eh. Okay? Na umabot sa dagaw. Ngayon, okay, knowing Coach Pido na very jolly person, di ba, nakasama natin yan. Naku, talagang bumabang ka sa usapin yan. Mapaseryoso, mas lalo sa kalokohan, di ba? Talagang it's ano normal for him yung mga ganun-ganun lang yan. Pero alam ko, knowing Coach Pido, pagsakay sa sasakyan yan, ba tumatawa pa yan eh. Kaya lang, di ba? Ito ngayon, ito tama. Ito ngayon yung punto ng mga netizens. Kasi team manager ka na. Okay? So dapat meron kang konting improvement sa pananalita mo, sa mga gestures mo, the way you carry yourself, no? Na medyo tama rin naman. Pero sinabi naman ni Coach Bido na yun ay ano yan eh, spur of the moment eh, mga silakbo ng damdamin niya na babanggit mo kasi basketball is an emotional game. Hindi lang naman ng basketball player to player nag-aaway. Minsan nga, coach to coach nag-aaway. Coach sa player, manager to coach nag-aaway yon. So normal yun kasi emotional game yun. Kahit umabot sa dagaw, kasi marami naman pa rin na nangyayaring ganyan, na pati dagaw, di ba? Ay, alam mo naman, pag nasa dagaw, nandiyan na lahat ng mga teammates mo. Okay, pwede ka na mag-chikito dyan, di ba? Kunyari, galit ka, pipigilan ka eh, di ba? Habang pinipigil, lalo nang gigigil eh. pero yan, it's all for the, alang lang, wala namang nagkaka, birang-bihira, yung nagkaka, nagkakapang-abot, di ba? Tungkol dyan. Simula nung panahon nung araw pa, di ba? Alam ko na pag nagpapang-abot lang yan, yung mga teams nung araw, mga Crispa Toyota nung araw yan, nag-aabot sa dagaw dyan. Eh. Di ba? Nag-aaway. You know? Pero dito sa professional, birang-bira, kung meron man, naku po, madalang na madalang, di ba? Kung meron man. So yan, hindi talaga parang normal sa kanila yung magpapang-abot. Pero normal lang na nagsasalitaan. Diba? Meron pa nga, sa labas, tutulog pa ako sa labas. Pamayon. Sa labas, makita tayo, nagagano na pa eh. Pagdating na sa labas, nagkakamayan eh. Diba? Pag nakita sa labas ng gate, nagkakamayan. So yun yung masasabi ko. Although, siguro, siyempre, tawag dito parang suggestion kay Coach Bido, dahil team manager ka na, okay, medyo konting ano lang. Konti lang naman, pero yung pagiging the jolly Pido eh, natutuwa pa rin ako sa kanya dahil napaka kailangan mo rin sa basketball yung ganoon, pampaalis din ng stress yan. Minsan yung sigaw, very stressful ang basketball, minsan nailalabas mo sa sigaw eh. 'Di ba? Masigaw mo lang, maayos na, 'di ba? Ngayon, yung sinasabi ng
ng netizens, yung lifetime ban, kawawa naman pa yung lifetime ban para for for that kind of ano na incident, no? Siguro pwedeng ano patawag ni commissioner. I think nabasa ko na ano eh, tinawagan na ni Pido si commissioner and is willing to ano to I think nag-apologize siya kay Robinson at pag nakita sila mag-high five daw sila. Kumbaga parang ano yan eh, tapos na yun eh, wala na yun eh. Nangyayari yung ganun eh. Alam mo para minsan nga meron mag-teammates nagsasagutan sa court eh. Nakikita natin yan eh. Pero after the game, kinabukasan ano yan eh, nawawala na yan. Kumbaga hindi na dadamdamin ng mga player. And I'm sure hindi na dadamdamin ni Thomas Robinson. Considering, alam mo naman sa stage, mas matindi ang trash talk doon. Mas matindi doon kaysa sa atin. Tayo nga, medyo emotional tayo. Eh. Masabihan tayo, dinaramdam natin. Eh. Doon wala sa kanila yun. Pag sinabi sa kanila, nagba-bounce back lang yung sinasabi, hindi nila inaano yun. Hindi nila ina-absorb ng ganun. Kumbaga, parang kasama to dahil magagaling din mag-trash talk yan, mga foreigner na yan eh. So yun, sana dito Coach Pido should learn his lesson. Team manager ka na. Okay? And you can be angry dahil wala namang perfectong tao, pero okay, medyo isipin mo yung ano yung statue mo ngayon na para team manager ka na, okay? Medyo konting konting pero kasi lalo na ngayon pares technology, 'di ba? Ang bilis yan, makarating, dami nating mga netizens, dami nating mga mga taga-tangkilik ng basketball, number one sports ang basketball. Any negative na nakikita sa iyo, eh minsan napapalaki. Okay? And siyempre, iba-iba ang comment ng tao. Okay? Ready tayo sa ganun. Actually, hindi lang naman sa basketball, even in everyday life. 'Di ba? Kahit sa kalsada, mamali ka lang ng ano, 'di ba? May video na, 'di ba? So